ikalimang bahagi ng ating climate change series, tutuklasin natin ang tila sikretong natatago sa ilalim ng mga bahang dumadaloy sa lugar ng mga manobo sa Agusan del Sur. Yan ang mga diskarte nila para makaagapay sa nagbabagong klima, kung saan marami raw pwedeng matutunan ang iba pang bahaing lugar sa bansa. Ang GMA Integrated News Special Report. Tinutukan ni Oscar Oida. Lugar na regular kung baguhin ang panahon. Paano nga bang ang patuloy na agos ng mga hamon nasasabayan ng mga manobo ng Agusan del Sur? Mula sa bayan ng Talacogon, mahigit isang oras kami naglakbay sakay ng pump boat para puntahan ang barangay Sabang Hibong. Batid ko ng madalas itong lubog sa baha, lalo't nasa sentro ng Agusan Marsh, na bahagi ng Agusan River Basin, ang ikatlong pinakamalaking river system sa bansa na nagsisilbing catch basin o tagasalo ng ulang bungabagsak sa mga katabing lugar. Pero nang matanaw ko na ang mga bahay, saka ko lang naunawaan kung bakit ito tinuturing na floating village ng tribong manobo. Pangkaraniwan na raw ang ganitong sitwasyon dito sa barangay Sabang Hibong. Ilang araw lamang na tuloy-tuloy na pag-ulan, lubog na sila sa baha. Buti daw sana kung dalawang araw lang ang masaklap. Tumatagal ito ng hanggang 4 na buwan. Ganyan katagal. Pero sa kilos na aabot sa halos 300 pamilyang naninirahan dito, masasabing hindi na ito problema. Mula sa pagkasilang ko lang po, ganyan na ang sitwasyon namin dito. Halos ang mga kalululuhan, lula namin, ganyan pa rin, naka-floating house. Pero hindi tulad sa iba naming itinampok na buong taon ang buhay baha. Dito sa Sabang Hibong, matagal lang yan. Ilang buwan, kumbaga. At sa nalalabing bahagi ng taon, nalalasap nila kung paanong matuyo ang lupa na huling naranasan noong kalagitnaan ng 2022. Nauulit-ulit man yan ang kanilang mga bahay, kapuna-punang hindi na itinitirik sa lupa. Nakatayo na sila sa mga mistulang balsang yari sa Kawayan para kayang sumabay sa pagkakataong aapaw muli ang Agusan Marsh. Sinong mag-aakalang iisa pala ang magkalayong mga mukha ng Sabang Hibong? Para pagandaan ang bawat pagbaha, ang mga bahay dito dinisenyo para umayon sa natatanging sitwasyon. Ang mga bahay nakapatong sa mga pinagbuklod-buklod na mga kawayan, nang sa ganun'y pagbumaha, imbis na lumubog, ito'y lulutang. Ang kailangan lang, siguruhing nakatali ang mga ito ng mabuti. Huwag kang patamat-tamat sa baha. Maraming kang bababa, yun ang mangyayari sa bahay mo. Ang barangay hall ng Sabang Hibong ipinagawa rin mataas, 32 talampakan mula sa tuyong lupa. Kaya pag bumaha, nananatili itong nakaangat. Ito yung kanilang barangay hall. Sadya nilang pinataasan ito para pag bumaha, nakaangat pa rin kahit paano yung kanilang tanggapan. Yun nga lang, sa sobrang taas, talagang hihingalin ka sa pag-akit sa hagdan. So ito, hagdan ulit. Iba naman ang diskarte sa kalapit na barangay ng Maharlika at barangay La Flora. Natsyempoan namin noong mababa ang tubig sa lugar, kaya nakita namin ang mga naghahaba ang paa ng kanilang mga tahanan. Yari sa matitibay na kahoy na matatagpuan lang din sa lugar. Karaniwang inaangat ng hanggang sa 3 palapag ang mga tirahan. Halos bawat bahay may bangka. At dahil malayo nga sa bayan, may sarili silang pagkukunan ng pagkain. Pero sa Sabang Hibong, kung saan pagsasaka ng mais at palay pa rin ang mas alam na kabuhayan ng mga residente, kinakaina ng hindi matansyang pagdaan ng mga bagyo ang dating dekalendaryo naman na panahon ng pagtanim. Since 2020, they have yet to harvest in full. The farmers here are so much reluctant not to plant for the simple reason that
flood could come here at any given time. Pero palibasa, sanay nang sumabay sa daloy ng mga panahon. Pinalutang din nila ang kanilang mga taniman tulad ng kanilang mga bahay. Mas importante, sir, kasi kung hindi kami mag-adjust, walang makakain namin. Sa aquaponic planting, dalawa yung ika nga pwedeng mangyari. Pwedeng mag-fish pond sa ilalim, tapos pwedeng makapagtanim sa ibabaw naman. So yun ang nire-request natin. Ayon sa climate change expert na si Dr. Delasco, ngayong dumarami ang lugar sa bansa na natutulad sa talakogon, maraming pwedeng matutunan sa mga pamamaraan nila sa pagharap sa banta ng nagbabagong klima. Siguro magkaroon ng collaboration sa mga engineering groups, sa mga scientific groups, mga para pag-aralan, no, kung paano natin magagamit yung kanilang mga nadiskubre para sa ibang mga lugar ng ating bansa. We highlight and prioritize adaptive measures. Yun naman ang polisiya ng ating pamahalataan. Mapabilis at ma-scale up ito. Pero hanggang kailan kakayanin ang pag-a-adjust? Tanong na hindi lang talakogon ang sasagot, kundi ang bawat isa. Hihintayin pa ba nating mauli ang lahat? Mag-adapt tayo sa climate natin ngayon, but with one eye to future climate changes. At yun ay dahan-dahan nating paghahandaan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.